guys. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ito na naman po tayo nagbabalik at ang ating video na gagawin ngayon ay tungkol po sa bunot. Guys, ako muna ay uupo. Pag-uusapan po natin ngayon guys kung paano natin mapapakinabangan ang mga bunot ng nyug na nasa tabi-tabi lang or pwede nating hiniin, pwede rin nating bilhin, pwede rin po yung sarili nating mga pinagbalatan ng nyug dapat po hindi na itinatapon kasi po itong bunot ng nyug na to ay napakahalaga or useful or marami ang pwedeng paggamitan dito po sa garden. Marami po siyang pwedeng gawin. Ito po guys, bunot ng nyug. Yung hinog na nyug po. Ito po siya. So, i-start po tayo. Pag-aaralan pa natin, ating aalamin po guys, Chika Mate, kung ano-ano po yung pwede nating paggamitan ng bunot ng nyug. Ito po siya. Halimbawa, ito po, ikakat po natin. Aalisin po muna yung nasa ibabaw niya. Ah, nasa puwet niya kasi po matigas. Ayan po guys. Ganyan po. Kailangan po medyo matalim yung itak at saka meron po tayong kahoy na tagtaran. Ayan guys, oh. Tapos, eto po. Tatanggalin po muna ito kasi malambot na portion yan po. Tatanggalin po yan. Eto po. Ganyan guys. Inaalis ko po muna etong ganitong size ng orchid, ng bunot, ganitong cut po. Ito po yung pwedeng gamitin po sa orchids. Medyo nililinis ng konti. Ganyan po. Guys, ganito po yung paggawa. Inaalis ko po yung malambot na portion niya. Kasi po, pag hindi po tinanggal yung malambot niya ito, madali lang pong mabulok yan guys. Madaling mabulok. Ayan po. Ganyan lang po. Tapos yung mga dulo, tinatadtad din po siya guys. May paggagamitan po tayo dyan guys. Magagamit din po lahat yan, mapapakinabangan. Wala pong masasayang. Ayan po guys. Katulad din po ng nyug na literal, yung buong puno ng nyug po is napapakinabangan po talaga natin ng maayos. So ito po, ganun po yung paggawa dyan. And then, ito po. Ganyan guys. Kaya kung mayroon po kayong makita, mayroon po kayong bunot, pwede po, huwag na lang po nating itapon, huwag na lang po nating hayaang pakalat-kalat, pwede po natin yan mapakinabangan talaga guys. Magagamit po natin. Ito po, ganito po ang gagawin. Ito po medyo madumi. Lilinisin lang po natin guys. Lilinisin natin. Ganyan po. Ayan. Guys, yung sa orchids po, ito po yung nilalagay talaga. Ito po sila guys. Oh. Ito po. Ayan guys, yung mga gagamitin natin sa orchids. Opo. Tapos eto po, yung nasa may tiyan banda ng ng bunot. Eto, titingnan muna natin. I-actual po natin guys ha. Eto po siya. Paghinatin nyo po ng ganyan. Ingat-ingat po sa itak guys. Ingat-ingat po. Tsaka igaganyan po. Ito po yung pinaka-tiyan niya. Ganito po yung gagawin. Ayan. Ayan po guys. Ito, magagamit din naman natin po sa coco pod. Ito po siya, yung parang pinaka-fiber. Ayan guys. Iipunin po muna natin kasi magagamit po natin yan sa coco pod. So, ito po yung tinanggalan natin ng tiyan. Yung malambot na portion po na tinanggalan natin, ito po yun. Tatanggalan po natin ulit. Tsaka hahatiin sa gitna. And then, konting linis lang. Ayan po. Ayan po guys. And then, yung retaso na naman po guys, yung retaso natin, yung mga pinagtanggalan natin,
yun po, yung mga dulo, tsaka tiyan, magagamit pa rin sila, guys. Eto po, tatatarin po natin ng ganyan. Ayan po, guys. Gagawin natin siyang coco cubes. Magagamit pa rin po ito, mga kaplantitos and plantitas. Magagamit din po yan. Hindi po yan masasayang. Hindi po yan itatapon or wala nang paggagamitan. Magagamit din po yan. Napaka-useful po niyan. Ayan po. Ayan, guys. And then, eto rin po. Eto, itutuloy po natin kung paano siyang pira-pirasuhin. Ganyan lamang po, guys, oh. Chika meat, ganyan lang, oh. Madali lang. Halimbawa, wala po tayong gagawin kaysa naman po maiinip tayo sa buong maghapon or may time tayo na konti na pwedeng, pwedeng pakinabangan na oras na bakante. Eto po yung gagawin. Ganyan lang po kasimple, guys. Chika meat, oh, madali lang. Parang hihila-hilain lang na ganun. Guys, mas madali pa ito sa maglaba, promise. Kasi, ang hirap kasi maglaba eh. Pero ito, mas madali po. Ayan po. Ayan. Iipunin po. Tapos yung mga nalalaglag na ano niya, yung mga parang ano niya, alikabok niya, guys. Dapat ano po, nakasahod po para hindi rin siya masayang. Kasi magagamit din po yan. Ayan, guys. Ayan po. Ayun, marami siyang marami siyang nalalaglag, yun. Nagagamit din po yan. Tapos, eto po yung aming tapos na naginawa. Plantitos, plantitas. Ayan po, napakadami po niyan. Ayan po, guys. Tapos, eto din po yung mga tinatat na ginawang coco cubes. Ayan. At saka, eto rin po yung panggamit sa orchids. Eto po ay pinutol ng tantsa-tantsahan lang, guys. Kung gaano kahaba. Pero mas maganda kung 3 inches lang po. Mas maganda po yun kung ganon. Ayan po, guys. So, atin pong ituloy ang ating gagawin mamaya. Tayo po ay gagawa ng coco ball at saka imimix po natin yung ating potting media po para sa philodendron. Yes, guys. Eto po siya. Ganyan lang po. Uulitin natin ulit. Kasi mas maganda kung ganito po para hindi mahirap. Ayan, ganito po yung pagtatad. Pero ingat po talaga, guys, ha? Ingat po. Ayan po. Madali lang po. Ayan. So, dito na, hanggang dito na lamang po ang ating video sa ngayon, guys. I hope na sana may natutunan kayo. I hope na sana may napulot kayong konting kaalaman tungkol po sa kung paanong pakikinabangan yung ating mga bunot sa kapaligiran, kapaligiran daw. Yung ating mga bunot na nandiyan lang, kung paano natin gagamitin at kung paano silang naging kapakipakinabang sa garden po. Malaking tulong po sa garden or malaking pakinabang sa garden. Ayan po, guys. Sana po may napulot kayong kaalaman kahit papano, and maraming salamat po. Huwag po kayong mananawa na panoorin ang aming mga video. Coming soon po. Marami pa po. Thank you, thank you, thank you po, and bye-bye.